guys. Ako nga pala si Danny. At ako naman po si Lorna. At welcome po kayo sa aming YouTube channel. Siyempre mahal, bago tayo magsimula, siyempre dapat pasalamatan muna natin yung Diyos na may ilalang sa atin na binigyan tayo muli ng mabuting pagkakataon para tayo'y makagawa na naman ng bagong vlog na ito. At salamat sa Diyos sa panibagong buhay na ipinagkaloob sa atin ayon sa araw na ito. Kaya dahil ito ay pang vlog number 9 na po natin, guys. Ano? Kasi nga po, last time ay dun sa vlog number 8 po natin, is pinag-usapan po natin is yung madalas pagtalunan ng mag-asawa o mag-partner patungkol po sa pagsiselos o jealousy. Yes. Ngayon po, dun po sa mga viewers, subscribers, mga followers po namin, kung hindi nyo pa napapanood yung vlog number 8 po namin, sa taas po ay muli po namin ilalagay po yun para po at least ay makasabay po kayo dun sa ating mga vlog series na madalas pagtalunan ng mga mag-asawa. Kasi nga syempre, gusto po namin mga viewers po namin na kahit sa maliit na paraan ay makatulong po kami sa inyo sa pamamagitan po ng mga na-experience po namin na pwede rin nyo pong magamit sa inyo pong mga pang-araw-araw na pamumuhay. Lalo na mahal, di ba? Ang pinag-uusapan natin is pinagtatalunan ng mag-asawa. Diba, no? Kasi nga, syempre, kung may pagtatalo, baka mauwi ito sa paghihiwalayan. Diba, no? Kasi ayaw naman natin mangyari, mahal, na yung mag-asawa is maghiwalay. Kasi ang pangunahing mamamblema din dyan is syempre yung mga anak. Paano yung mga anak kung sakali na maghiwalay yung mag-asawa? Kaya itong topic na ginawa namin ni Mrs. is para at least makatulong po sa inyo sa awa tulong po ng Panginoon sa pamamagitan po ng aming mga na-experience, kung paano namin to masosolusyunan sa awa tulong po ng Panginoon, ay baka maging applicable rin po sa inyo, mga guys. At ngayong umaga o anong oras man po dumating ang video na ito, ang atin naman pang pag-uusapan is patungkol naman po sa financial matters, mahal. Yes. Diba, no? O pag-uusap kaperahan. Mm-mm. Kasi nga, diba, mahal, no? Nagkaroon tayo ng survey dun sa ating FB page patungkol po doon sa sino ba talaga ang humahawak ng budget o pera ng family. Mm-mm. Kasi marami po mga sumagot doon. Based sa survey natin, ang maraming sumagot na tatay ba o yung nanay ba o lalaki ba o babae ba? Based sa survey natin, ang maraming sumagot is mga nanay o mga babae. Bakit kaya, mahal? Bakit kaya babae o nanay po ang naghahawak ng budget? Siyempre, talagang generally speaking, ang mga lalaki kasi talaga, ang trabaho nila is maghanap buhay. And then, ayaw nila talaga ang mga lalaki, ayaw nila talaga ng mga problema, yung mga gastusin, mga ano. Yan yung generally speaking, na magtatrabaho sila and then ibibigay nila sa kanilang asawa yung kanilang sahod. O bahala ka na, pagkasyahin mo yan sa pagkain natin sa mga bata, ikaw na mag-ano yan. Ganun talaga ang naturalesa ng ano, pagsasama mag-asawa. Yan yun. Iniintrego. Iniintrego, oo. Yung kita niya sa... Yes. Paghahanap buhay niya sa babae. At bahala na yung babae mag budget noon. Parang ako, tayo, mahal, di ba? Pareho tayo naghahanap buhay. Mm-hmm. Pero yung aking ATM card na kanina, nasa akin. Diba? Nasa kanya talaga, actually. Based sa amin, sa aming kalagayan, mag-asawa, yung kita ko is siya ang naghahandle. Yes. Ano ba yung kaway ka ama nun? Yung kita ko. Binibiro kita, minsan. Yung kita ko, ay kung kita mo, sa atin, kita natin. Yung kita ko lang. Joke lang yun. Pero siyempre, ano man yung kita namin dalawa, sa amin dalawa rin yun. At sa mga, yung sa mga mahal namin sa buhay, kung may nangangailangan, di ba? Yun. Tapos, yun nga, bali pero mahal,
meron din instant na may babaeng hindi marunong humawak, di ba? Oo, may kilala ko niyan, mahal. Oo. Na yung asawa niya, nagtatrabaho sa abroad. Nag-works abroad full-time. Then, syempre, pinapadala yung kanyang kita sa kanyang remittance, asawa. So. Remittance. Sa kanyang asawa. Ang ginagawa naman ng asawang babae is talagang maluho. Diba, no? Lahat ng gustong bilhin ng mga anak o gustong bilhin niya, talagang ubos biyaya. Ang tawagan natin doon is one day millionaire. Diba? Kasi syempre, balaki kita asawa niya sa abroad. Eh, ang ginagawa naman, dahil di naman siya ang naghahanap buhay, hindi naman siya ang nagpapagod. Mm-mm. Ang nangyari, talagang todo, bili dito, bili dyan. Mm-mm. Kaya pagka ano, ubos ka agad, hing ka agad sa asawa. Hindi ubos biyaya. O hindi pa dumarating yung next remittance, wala ng pera, mangungutang na. Mm, kasi credit card. Oo, at hindi pa yun, hindi niya makontrol yung mga, kunyari, mga anak maluho din, pabili ng ganito, pabili ng ganito, mamahal pa. Yes. Hindi niya makontrol. Tandaan nyo, mga mothers, yung pagsasama ng mag-asawa, nasa tayo rin nagdadala mga ano, mga nanay sa pamilya, ang nanay talaga yung nagdadala ng family. Yun, siyempre, kung, bukod sa family, siyempre, tinutulungan tayo ng Diyos. Oo, siyempre. Andiyan yung ano ng Diyos sa ating gabay. Oo. Yun, yun. Mm-hmm. Eh, dapat po, ang pinaka, kasi nga siyempre, dahil nga kulang sa budget, diyan nagkakaroon na ngayon ng pagtatalo. Oh, pag hindi marunong humawak ang babae, diyan magtatalo. Pag, di ba? Pag, siyempre, pag wala nang pagpaniutang na sila, tapos, misa kinakapos pa, magtatanong, anong pinadadala kong mga, pinadadala ko sa iyo, bakit lagi kang kinakapos? Ano ba yung pinagagagawa mo? Diyan na yung magpapasok yung pagtatalo. Kaya yung pinansya, yung mga finances, importante po yan sa pag, sasama ng mag-asawa. Dapat transparent po yan. Na kung ano yung ginagastos, dapat alam din ng lalaki yun. Di ba, mahal? Dapat nga, bilang nanay na nagbabudget, dapat nga, pinapakita niya sa asawa niya, dapat transparent nga tayo. Ito yung, ang pinakasuggest namin mga guys, is, ilista nyo po yung mga pinagkakagastusan nyo sa buwanan o arawan. Para po at least, makita nyo na, ito yung tamang budget para dito. For example, ang kita ng asawa nyo is 10,000 o 15,000 o 20,000. Dapat ang nanay, alam niya na kung saan niya po yun dadalhin. Mm-hmm. Para po at least, wala po maging problema. Kasi nga syempre, tandaan nyo po ah. Kasi may mga tao po kasi na hindi nila alam yung tinatawag po natin na wants and needs. Mm-hmm. Diba, no? Wants and needs. Kasi pag sinabi kasing wants, no, wants. Ano to? Gusto mo lang. Gusto mo lang. Pero hindi talaga kailangan. Pero hindi naman needs. Uh-uh. Eh, ibang usapan po yun. Uh-uh. Kasi meron kasing mga bagay na talagang kailangan mo talaga sa pangaraw-araw. Uh-uh. Pero meron naman, talagang wants mo lang. Gusto mo lang, nainggit ka lang. O what? Iba yun. Kasi nga syempre, tandaan nyo po guys, ang pinaka mabuhay tayo na simple. Uh-uh. Hindi tayo dapat mabuhay na tawag ito is yung talagang ubos biyaya, kinabukasan nakatunganga, diba? Dapat hindi ganun. Kailangan mabuhay po tayo ng simple lang na hindi dapat na ubusin natin yung ating pera sa walang, hindi naman bagay na kaimporte-importante. Diba? Yun yung pinakaano natin. At saka ano, mahal? Mm-hmm. Dapat pag yung tungkol sa mga pagbili-bili, yes, diba? Dapat itatanong nila sa sarili nila, ito ba, pag binili ko ba, hindi ko binili, mabubuhay pa ba kaming pamilya? Mm-hmm. Siyempre, ganun, di ba? Mm-hmm. Yung, ito bang gusto kong bilhin? O, kunyari, gusto mong bumili ng TV, may TV ka pa, gusto mo lang... Kasi yung TV nila is yung, ano, yung lumang TV. Oo, sa likod. Oo, gusto nila. Yung gusto mo nila ngayon is yung LED flat na, yung malaki. O kaya naman, may plot na sila, kaya lang medyo maliit. Oh, okay. Gusto nila, bumili na mas malaki. Oh, okay. Dahil nakita sa kapitbahay. Oh, maingit ganun. Dahil maganda raw yung kapitbahay. Maganda. LED. Tandaan nyo po, mm-hmm, lagi nyo i-consider, bago kayo bumili, tatanungin sa sarili nyo ba, pag ito ba, ay hindi ko binili, mabubuhay ako? Mm-hmm. O kaya, kailangan ko ba talaga, di ba? Kailangan ba ng pamilya ko itong bibilin ko? Kasi pag bumili kayo ng mga hindi naman kailangan at yung budget ninyo
talagang magkano lang. Eh, diyan na yung lalabas na yung pagkakagalit nga ng mag-asawa. Kasi wala na sila makain. Pinanguhulog na niya doon sa kinuha niyang TV. Okay, na niya babawasan. Kaya ang ginagawa nga nila, eh, meron naman tayong credit card. Oo. Sabi nga eh, buy now, pay later. Pay later. Oo, credit Ayan, card. Kaya mangyayari, binili mo na yung gamit, then ang mangyayari, may utang ka na kagad. Diba? Nahuhulog-hulugan mo. Oo. Eh, paano kung kapusin ka? Ayan yung pinaka... Panay credit card na lang minamay. Oh, pagsweldo mo sa credit card lahat. Oh, kaya nangyayari, imbis na makaipo ng family, na siyempre may mga bagay na dapat na unahin, ang nangyayari, inuuna yung pambayad sa utang. Yun yung masakit. Kaya ang nangyayari, away tuloy ng away. Oo. Away-away sila. Yeah. Ang hindi namin sinasabi na masama ang credit card. Yes. Ang sinasabi lang namin, dapat gagamit. Kung may credit card kayo, gamitin nyo ng tama. Yes. Ang credit card, pang-emergency lang. Mm-hmm. Pero hindi yan yung porket buy now, pay later. Sige kayo, walang habas ang paggamit ng credit card. Mm-hmm. Pagdating ng araw, maraming naghahunting sa inyo, maraming tumatawag sa inyo, papa-lawyer pa kayo, napakahirap po noon. Mm-hmm. Kaya ang paggamit ng credit card, okay lang mag-credit card, pero marunong kayong gumamit ng credit card. Dapat may tinatawag ng disiplina. Oo, may disiplina sa paggamit. Sa paggamit. Kasi pagka kaskas dito, kaskas doon, eh, wala na mangyayari, kundi ikaw rin naman malulubog sa utang. Kaya nga. Diba? Imbis na may meron kayong dapat na bilhin, na na importante, hindi nyo na mabili. Mm-hmm. Kasi nga, ang daming kautangan. Mm-hmm. At saka, mahal, alam mo, sa atin, sa pagsasama natin, kumikita tayo. Pero yung nasa isip natin, kumikita tayo, hindi lang para sa sarili natin eh. Mm-hmm. Meron tayong isang bagay na dapat nating unahin eh. Mm-hmm. Kung kanin, kumbaga, kumikita tayo, pinapakita tayo ng Diyos, di ba? Yes. Dapat naman, kahit papaano, magbalik tayo para sa Diyos. Di ba? Bahala na kayo kung ano yun. Pero dapat may nakalaan din po kayo para sa gawain sa church ninyo. Ganon. Na makatulong kayo. Ganon. Yes. Yun. Siyempre, dapat, sabi nga ni Brother Eddie, diba, yung kung kumikita ka, gaya ng example nga yun, di ba? Yung nagnanakaw, huwag nang magnakaw pa. Mm-mm. Kunti igawa ang kanyang kamay ng mabuting bagay para meron siyang maibigay sa nangangailangan. Mm-mm. Sabihin, kumikita ka na, di ba? Meron ka ng sobra. Sabihin, meron ka ng chance na makatulong dun sa iba. Oo. Hindi lang yung sarili mo matutulungan mo, family mo, mm-mm, pati na rin yung mga nangangailangan. Oo, sabihin, oo. May purpose yung iyong paghahanap buhay. Hindi, oo. Hindi. Yung maisip mo lang na nakakapaghanap buhay ka ng maayos, di ba? Yes. Kumikita ka ng maayos. Hindi yun sa sarili mo, Imani. Yes. Hindi dahil marunong ka, magaling ka, malakas ka, kaya ka kumikita ng malakas. Merong naggagawa noon. Merong Diyos na gumagabay sa atin, tumutulong para kumita ka ng malaki. At yun, dapat wag mong kakalimutan na may Diyos na tumutulong sa'yo. Mm-hmm. Diba, mahal? Kaya dapat, kung may Diyos na tumutulong sa atin para tayo kumita, kaya dapat gamitin natin ng sa tamang paraan yung ating kinita na hindi lang mapunta sa walang kabuluhan. Kasi marami ka talaga, mga guys, maraming mga kumikita talagang napupunta lang sa wala. Kaya po ng, for example, mga napupunta lang sa bisyo, napupunta lang sa sugal, napupunta lang sa iba't ibang mga bagay na hindi naman dapat papuntahan doon. Kaya minsan, kaya nangyari, nag-aaway yung family. Na, minsan napupunta lang sa sigarilyo, sa pag-inom ng alak, sa lahat ng mga pwedeng Yun, mga guys, ang pwede po naming ma-suggest sa inyo is kung maaari po na maiwasan nyo po yung mga ganun. O kaya talagang totally, tanggalin po natin. Kasi actually po, yung sigarilyo, alak, hindi na ba yan nakakabuti? Mm-hmm. Nakakasama pa yan sa ating kalusugan, guys. Mm-hmm. Kaya sana po, mga lalaki, kung gusto nyo talagang makatipid o gusto nyo talagang makapag-ipon ng maayos, alisin po natin yung mga bisyo. Mm-hmm. Para po at least, kung itong example natin ba, kung tatanggalin mo yung sigarilyo, tatanggalin mo na yung ang gawin mo, i-convert mo na lang, ipunin mo na lang yan para pang-aral sa anak mo, hindi nakatulong ka pa. Mm-hmm. Diba ba? At saka pag hindi ka gumastos dyan tungkol sa
sa mga bisyo, di ba? Mm-hmm. Mas may chance ka na hindi ka magkasakit, yes. Makasama mo na mahabang panahon yung mga anak mo, mm-hmm. di ba? Ganun. Kaya yun yung inaano natin dito. At saka alam mo ba, mahal? Mm-hmm. Mag-i-example lang ako. Mm-hmm. Kasi nabiyuda ako na maaga, di ba? Mm-hmm. Alam mo ba kung ano naging dahilan ng bakit namatay ang asawa ko? Sige. Umiinom siya ng anak. Mm-hmm. Naninigarilyo siya. Mm-hmm. Yun yung dati. Kasi hindi pa naman ako nasa tamang pananampalataya. Kumbaga noon, mm-hmm. hindi ko pa alam yung mga ganyan. Mm-hmm. Although, ayokong umiinom yung dati kong namatay na asawa na ano na ng alak. Hindi, umiinom siya. Doon niya nakuha yung mga sakit niya. Nagka-diabetes siya, tapos nagka-komplikasyon. At nabiyuda po ako ng early age ng 40 na nagkaroon ako ng 6 na anak. Bago kasi tayo naging mag-asawa, mahal, mm-hmm. di ba? Nabiyuda ako for 13 years. Mm-hmm. Ayun. Yung nung that time, naging nanay at tatay ako. Mm-hmm. Kaya yung pagiging tatay at nanay, napakahirap po. Pero noon that time, naghahanap buhay po ako noon na opisina na dapat na napakaliit lang po ng sweldo ko, mm-hmm. at kailangan ko magtinda ng mga tusino, longganisa, biscuit, mm-hmm. lahat dala-dala ko yun. Avon, pati Tupperware, pati nung hindi pa rin mag-ano kasi 6 yung anak ko na papag-aralin, mm-hmm. kakainin pa namin, and litlit ng sweldo ko sa opisina. Kaya pati linggo, nag-tripping ako, pumasok ako sa real estate, mm-hmm. na para at least baka malay mo yung mga ititrip ko, kumuha ng ano, magustuhan yung house and lot, di meron ako na, mm-hmm. na commission. Yun lahat, ginawa ko yun. At habang ako'y naghahanap buhay, talagang hindi kami gumagastos ng ano ba to, sobra ng luho. Mm-hmm. At tinuruhan ko rin yung mga anak ko na kung binibigyan namin sila ng baon, binibigyan ko siya ng kila ng baon, kailangan yung baon na binigay ko sa kanila, huwag nilang gagastusin kung saan. Kung mm-hmm. ano lang kailangan, yun ang gastusin nila. Tapos makapagtabi sila every day sa baon nila. Mm-hmm. Yung isang anak ko, yan mm-hmm. si Marisa. Mm-hmm. Naku, yan po, napakatipid talaga. Nakaipon siya talaga nung nag-aaral siya. Yung binibigay ko ng baon, ay tinitipid pala niya. Sabi ko, anak, magkakasakit kayo pag ano. Halos ayaw na yata ibigay yung baon. Pera niya. Kaya sinabihan ko rin naman, kumain ka rin. Hindi ko naman sinabing ano. Nakatipid siya po, yung pinakamatipid na anak ko. Na ngayon po, yung anak kong yun, engineer na. Oo. Ngayon nga, nasa Australia sila mag-asawa. Bago sila ikinasal, di ba, mahal, nakita mo naman, bago sila ikinasal, meron na silang condo, meron na silang sasakyan, stable na yung mga ano nila, trabaho nila, kaya nakaka-abroad-abroad sila. Yun yung pagtiniruan nyo po yung anak ninyo. Tandaan nyo mga mamsi or mga mother, dapat maituruan nyo rin yung anak ninyo sa mga ganito. Pagdating sa financial, ang financial ang usapan natin dito ngayon. Pagdating sa financial, kailangan maturuan nyo rin yung mga anak ninyo kung saan gagastusin yung pera, di ba? Kasi dapat, ang dapat na magturo sa mga anak, mga magulang. Paano kung ang magulang is bulaksak din? Oo. Paano matuturuan yung mga anak? Kaya nga, dapat po mga guys, mga mami, mga daddy, mga tatay, mga nanay, mga papa, mga mama, dapat kayo po mismo ang pangunahang kakitaan ng halimbawa ng ating mga anak pagkatungkol po sa kaperahan. Mm-hmm. Diba, no? Kasi nga syempre, sila, kayo po ang kanilang tinitignan na mga magulang na dapat tayo mismo yung unang maayos. Mm-hmm. Hindi yung tayo pa yung unang magulo. Diba, no? Kaya nga dapat po, ang may sasuggest po namin, una is dapat pag-usapan po ninyo. For example, ang pinaka-ano natin, bago pa na kayong mag-asawa, sino ba talaga ang maghahanap buhay? Si lalaki ba o si babae? Kung napagkasunduan nyo si lalaki ang maghahanap buhay at si nanay naman ang nasa bahay, siya ang mag-aalaga sa mga anak, i-intrego ng lalaki yung pera. Then, si nanay naman, ang trabaho naman niya is alagaan yung mga bata, then i-budget yung inintrego ni daddy. Mm-hmm. Ngayon, and then, once na hagahanap buhay, dapat, syempre, dapat tulungan ni babae si lalaki
patungkol sa paghahawak ng pera. Mm-hmm. Pero syempre, meron naman, pero may nangyari naman dahil malaki ang pamilya, nag-work din si mami. Mm-hmm. Diba, no? Kaya dapat, para at least lumaki yung kanilang budget, si mami nag-work, si daddy nag-work, di pagsamahin nyo po para at least maano natin. And then, pero meron naman, baliktad naman, si mami naman ang nag-work, si daddy naman ang nag-aalaga sa pamilya. Dapat, ang baka mangyari naman, kasi may mga story, diba? Si mami ang nag-work, parang lumalabas, minimenos naman ni mami si daddy. Na parang pinamumukha na ako ang si mami ang nag-work, parang walang silbi si daddy. Dapat hindi ganon, guys. Kaya dapat po, ano lang, i-balance nyo lang po. Kasi baka may mga scenario na, kasi mayroon akong kakilalang ganun eh, na si mami, yung babae ang nag-work, si daddy naman yung nag-aalaga sa mga anak. Kasi daw, yung dalawang anak daw niya is special child. Mm-hmm. Ngayon, hindi kaya ng babae na alagaan yung dalawang batang special child. Kaya nagpresenta na mag-aalaga, si daddy. Mm-hmm. Diba? Kaya dapat, ano lang po, maging balance lang po tayo. Hindi dapat maging bunga yon na mamaliitin mo yung asawa mo. Mm-mm. Na dahil ikaw ang naghahanap buhay. Hindi. Diba? Mm-mm. Kaya dapat po, ang pinaka-ano natin guys is, kasi isang katawan na po kayo eh. Kung ano yung kasiraan ng partner mo, kasiraan mo na rin yun. Mm-mm. Diba? No? Kaya dapat po, ang pinaka-ano po natin dyan is dapat lagi po mag-uusap. Kasi may nag-comment doon sa survey na maayos naman daw ang usapan. Pero pagdating daw sa gawa, hindi naman ginagawa, hindi tama yun. Dapat, kung nag-usap po kayo, dapat pagkasunduan nyo rin po, nagawin ng maayos. Yan yung pinaka natin, mahal, di ba? Oo. Pero kung may mga lalaki kasi na ayaw nila magtatrabaho babae, yes. Pero tiyakin yung lalaki na kung ayaw niya pagtrabahuhin yung asawa niya, kaya niyang buhayin yung pamilya niya. Oo. Ganun yun. Kasi pag hindi rin niya kayang buhayin yung pamilya niya, papasok na rin dyan yung pagkakagalit. Mm-hmm. Siyempre, dapat merong kang ano, kung alam mo naman yung asawa mo magtatrabaho dahil para sa family, di ba? Mm-hmm. Di, payagan mo. At unang-una, mahal, ang babae talaga sa side ng mami, di ba? Ang mami talaga yung nakakaalam sa bahay. Madalas pa nga, di ba, pag may nangyari sa anak, sasabihin sa, di ba, ikaw yung kasama ng mga anak mo, ikaw nakakaalam sa mga anak mo pag may nangyaring ano na, di ba? Ganon. Kaya, dapat po, mga mami, alam din natin kung sa pagbibigay din ng pera sa mga anak, kung huwag tayong bigay ng bigay na baka hindi natin alam yung mga binibigay natin pera kung saan na nila ginagastos. Dapat i-control. Oo. Kunyari, bigay ka ng bigay. Yung pala ang ginagastos niya sa mga kalayawan na lang niya. Mm-hmm. Sa ano, dapat, tandaan niyo po, tayong mga mami, kaya natin hawakan yung mga anak natin, lalo na sa finances. Hindi dahil ayaw natin silang sumaya, dahil mm-hmm. ano, inaano lang natin, tinuturuan lang natin yung mga anak natin kung paano humawak ng pera. Para hindi sila masama. Kasi minsan pag sobrang pera ng anak mo, kung sa ano-ano na nabibili niyan eh. Diba? Dahil maraming pera eh. Hanggang sa makabili na sila, hanggang pwede na silang bimili ng shabu, pwede na silang uminom ng alak, mag kung saan-saan. Dapat control natin doon, mami. At ipapaalam din natin, mga mami, sa inyong mga asa-asawa, i-report din natin yung mga regarding sa mga ano ng anak natin. Ganun dapat, di ba? Kasi dalawa naman kayo. Para at least, alam din ng asawa ninyo kung ano yung nangyayari sa mga anak ninyo. Hindi magkakagulatan na lang kayong mag-asawa, ikaw ang masisisi lahat. Pag hindi alam ng lalaki yon, di ba? Masisisi talaga yung nanay. Bakit hindi niya sinabi sa asawa? Ikaw ang kasama maghapon, magano. Ako yung naghahanap buhay, ikaw ang kasama ng mga anak mo. Ba't nagkaganyan, di ba? Lalo na yung mga nasa abroad, di ba? Yung mga kasama yung mami. Kaya dapat po guys, pinaka ano natin, laging ang pinapayo nga ni Brother Eli saka ni Brother Daniel, kung napag-isipan nyo po na mag-asawa, dapat talaga nasa tamang tiyempo ng pag-aasawa. Kasi siyempre, hindi po biro ang pag-aasawa guys. Yes. Na parang kanin na pagka nainitang ka, iluluwa mo. Oo. Kaya dapat po, nasa tamang lugar, tamang tempo, at syempre, kalooban ng Diyos yung pag-aasawa. Kasi syempre,
dapat ano ka, financially prepared ka, emotionally, nga ba, no? Kaya sabi nga ni ano, dapat bago ka mag-asawa, at least kung wala man kayong sariling bahay, dapat meron kayong upahan. Nga ba, no? Dapat at least makahanda kayo na kung magkakaanak kayo, meron kayong panggastos. Pero pagka hindi ka nakahanda pa doon, guys, eh siguro saka na muna mag-asawa. Kung talagang ano, oo, kung hindi pa naka-ready ang inyong mga sarili at mga puso pagka ganyan. Eh kasi mahal ano, hindi lang yung porket mahal mo yung lalaki o mahal mo yung babae, ayun, magiging success na yung pag-aasawa nyo. Oo. Kasi pag naranasan nyo na pong nag-asawa kayo, ayun, nasa mga walang asawa, nag-asawa, tapos yung finances, eh ito na, nagkakaroon na ng problema sa gastos, wala na mabili, wala na mabiling, kumbaga, kinukulang ng sa mapangapagkain, mawawala po yung pag-ibig doon. Kaya, importante din po yung finance, mga yung sa kaperahan. Kailangan, ano kayo, stable kayo, bago kayo mag-asawa. At yun po rin yung tinuturo namin sa mga anak namin, na bago mag-asawa, kailangan stable sila. Kasi napakasaya po, mga mami, aminin natin at hindi, napakasaya po sa isang ina na pag nakita nyo pong lumagay sa tahimik ang inyong mga anak, tahimik ko sa magulo, o ano tawag doon, nag-asawa sila, na makita nyo na financially stable sila. At syempre, yung makita mong kasama nila yung Diyos sa pagsasama, di ba napakasaya ng feeling sa mga magulang yun? Di ba? Na hindi sila... Hindi ba nakakalungkot yung makita mo yung anak mo na hindi sila stable, lalo na sa finances? Ang unang-unang nasasaktan doon yung mami talaga eh. Kasi kasama mo yung anak mo, eh, ikaw yung nagluwal doon, kasama mo yun ng 9 months sa takatawan mo. And then paglabas noon, di ba, ka ikaw pa rin. Kaya dapat maturoan din natin yung ating mga anak, lalo na sa paglagay sa tahimik, di ba? Dapat tayong mga parents, sinuturuan natin yung mga anak natin sa finance. Kasi usapang salapi po itong pinag-uusapan natin, wala pa po tayo sa ibang usapan. Actually, napakahaba na itong usapan, guys. Kaya ang gagawin po natin, medyo hahati-hatiin po natin yung pag-uusap kaperahan, di ba? Kasi nga syempre, yung tinakal namin ngayon is basic lamang. Ngayon, dapat ang next topic natin, mahal, sa susunod, is ano ba yung tamang paraan ng pag-save ng pera. Yan ha. Abangan nyo po yan, guys, sa susunod na vlogs po natin. Ano ba yung tamang pag-save ng pera? Magkano ba yung dapat nating i-save? Kasi syempre, kung mag-save ka, magkano? Ngayon, kung nalaman mo na kung magkano, saan mo naman dapat i-save? Diba, no? Sa bahay ba? Sa banko ba? What? Then, kailangan ba natin ng emergency fund? Kailangan din ba natin ng insurance? Kailangan din ba natin ng tinatawag natin ng mga investment? Yan po, sa susunod po natin na vlog number 10. Na? Vlog 10 na pala tayo, mahal, no? Vlog number 10, pag-usapan naman natin yung tamang paraan ng pag-iipon, guys. Kasi nga, syempre, syempre, kami po ay nasa Film Life at kami po ay financial advisor. Gusto rin po namin na may discuss po sa inyo yung tamang pag-iipon. Lalo na po kung pag-uusap pamilya. Diba ba? No? Ano ba yung dapat nating i-prepare? Kung sakali po na, syempre, hindi mo masabi mahal, diba? No? Habang kayo po ay nagsasamang pamilya, hindi mo masabi na yung kung sakaling may mangyari na wag naman, diba? No? Mamatay natural, mamatay sa aksidente, magkasakit. Ano yung mga dapat gawin ng pamilya? Dapat kailangan talaga mayroon tayong tinatawag na savings o emergency fund. Kaya sa susunod na vlog, yan po ang ating topic. Kaya dapat po, guys, ang pinaka the best po naming may papayo sa inyo. Una, syempre, mag-usap ang mag-asawa. Patungkol po sa financial. Kung nakikita nyo po na si napagkasunduan nyo na si babae o kung si lalaki man ang marunong mag-budget, kayo po mag-decide, di ba? Pero kung napag-usapan nyo na po na si babae ang mag-budget, dapat ipagkatiwala po ng lalaki yung kanyang kinita. Then si mami na pong bahala mag-budget, kasi ako, si misis ang nagbibigay sa akin eh. Di ba?
para at least makontrol ako, diba, no? Kasi syempre marami tayo mga gustong bilhin. Dahil nga budget, nasa budget ni Missy, ito lang budget mo. Yun ang pagkakasahin ko. And then syempre sa mga anak, sa gastusin, ang sabi nga ni Mrs. is dapat transparent. Dapat lahat ng mga gastusin sa bahay, sa pagkain o anuman, isulat niyo po para makita ng lalaki na ito yung ating mga gastusin na dapat nating pagbudgetan. Mm-hmm. Ayan, kapag sakaling may sobra, kung meron kayong dapat bilhin, pag-usapan po ninyo mag-asawa para at least iwas pagtatalo. Mm-hmm. Hindi pwede na isang si babae lang mag-decide. Dapat both po is mag-uusap. Okay? At saka yung dapat bago kayo bumili, yun nga isipin anuhin muna nila kung ito ba'y kailangan nila o gusto lang nilang bilhin, di ba? Bago nila bilhin. Kasi may mga nabibili tayo na, naku, hindi naman pala kailangan eh. Pero nabili na natin. Tapos tambak lang dyan, di ba? Dapat yung mga binibili natin, yung need talaga natin. Yun na, kung meron naman tayong gamit pa na pwede pang gamitin, pagtsagaan na muna. Kaysa naman pagdating ng araw, wala tayong makain, di ba? O kung dumating ang araw, wala man tayo na i-save na emergency, mga ganon, di ba? Dapat, at mga anak natin, dapat tinuturoan din natin ng tamang paggamit ng pera. Yes. Yun. Ayan po. Kaya sana po, nagustuhan nyo po yung topic na ito. Pero abangan nyo po yung, may part pa po ito, medyo mahaba ito. Ang next topic naman natin is patungkol po dun sa tamang pagtitipid, emergency fund, kailangan ba ng insurance. But yan po yung ating aabangan sa susunod na topic. Ngayon, kung nagustuhan nyo po ito pong vlog number 9 na to, sana po ay huwag nyo pong kalimutan na mag-like. At syempre, kung meron po kayong mga nagustuhang mga salita o anuman, o meron po kayong suggestion, huwag nyo pong kalimutan na mag-comment po dyan sa baba ng aming sa YouTube na ito para po at least malaman po natin, para at least makapag-suggest po kayo ng mas mabuti. And then, kung meron po kayong mga partner na may problema sa kaperahan, i-share nyo po sa kanila. Andyan po yung button na share para po at least mapanood din po nila. At syempre, dun po sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aming YouTube channel, sana po paki-pindigit nyo lang po sa inyong kanan para po at least kayo po ang unang-unang makakaalam kung meron po kaming bagong vlog. Ngayon, bukod po dyan, meron po kaming mga FB page. Paki-follow nyo po kami. And then, kung meron po kayong Instagram at kung meron po kayong Twitter, ay paki-follow nyo po ang Danny Loves Lorna. Kaya sana po guys, nagustuhan nyo po ang aming maliit na video na ito patungkol sa mag-asawa, madalas pagtalunan ng mag-partner. Sana po makita-kita tayo uli sa susunod na vlog. Every Wednesday po ang aming new vlogs. Kaya sana po abangan nyo po kami. Kaya nandito po guys. Ako nga pala si Danny. At ako po si Lorna. Hanggang sa muli po. Paalam. Bye-bye. Bye-bye po. God bless po. God bless po. God bless.